Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kung manunood ka ng horror movies, palaging ginagamit ang slime para takutin ang mga tao. Dahil sa masamang imahe ng slime, nandidiri tayong humawak ng anumang malagkit na bagay. Ngunit sa video na ito, kabibiliban mo ang mga hayop na may slimy superpowers. Ito yung mga hayop na kahit malagkit, merong talento na sobrang lupit. Matutunghayan mo rin ang mga bagay na malagkit sa buhay nating mga tao. Kaya kung handa ka ng matuto at mag-enjoy, tara na at umpisahan na natin. Panglima sa ating listahan ay ang hayop na makikita sa mamasamasang gubat ng California. Ito ay kulay dilaw, malaki at sobrang lagkit. Sila ang mga banana slug at malapit itong kamag-anak ng mga kuhol o snail. Dahil sa kanilang dilaw at mahabang katawan, ipinangalan ito sa prutas na saging. Mahalaga sa banana slug ang pagkakaroon ng malagkit na katawan dahil ginagamit nila ito bilang pampadula sa kanilang dinaraanan. Kung hindi malagkit at mamasa-masa ang daraanan ng banana slug, hindi nito makakayanang kumilos. Maliban sa paggalaw, ginagamit din nila ang kanilang slime bilang proteksyon. Kung merong ahas na mangangagat sa banana slug, agad itong maglalabas ng malagkit na likido. Sa sobrang lagkit ng katawan nito, unti-unting mahihirapan ang ahas na kainin ito. Sa huli, wala nang nagawa ang ahas kundi ang iluwa ang banana slug. Sobrang lapot ng katas ng banana slug, kaya para itong pandikit na magsasara sa bunganga ng ahas. Isa itong leksyon na huwag niyong kakainin ng banana slug kung ayaw niyong magsara ang inyong bibig. Ngunit hindi lahat ng malagkit ay iniiwasang kainin ng mga nagugutom. Kung sa mundo ng mga hayop, ang anumang malagkit ay iniiwasan, dito sa mundo ng mga Pilipino, ang malagkit ay madalas pang himagas. Ito ang pagkaing malagkit na dapat mong subukan. Ito ang mga biko na talaga namang magpapatulo sa iyong laway. Hindi gaya ng banana slug na delikado sa bunganga, ang mga biko ay tiyak na magpapasaya sa iyo. Sa aking obserbasyon, mas malagkit ang biko, mas masarap at mas nakakagigil nguyain. Sa paglipas ng panahon, naglipa na ang iba't ibang bersyon ng biko. Bawat probinsya at bawat pamilya ay may kanya-kanyang secret recipe. Pero kahit ano pang bersyon ang napili mo, hindi magbabago ang texture at mananatiling malagkit ang biko. Gayunpaman, kahit kamukha ng matamis na saging ang banana slug, delikado itong kainin. Kung ang mga banana slug ay gumagamit ng slime bilang self-defense, makikilala mo ang susunod nating bida na gumagamit ng slime para pumatay ng biktima. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pang-apat sa ating listahan ay isang uri ng uod na maraming paa at may pares ng antena sa ulo. Ito ang mga velvet worm at malalaman mo kung gaano sila kalagkit. Sa tuwing sila ay nagugutom, naghahanap ito ng insekto na pwede niyang kainin. Mabagal kumilos sa mga velvet worm kaya umaasa ito sa kanilang secret weapon. Upang makahuli ng insekto, namamaril ito ng likido na sa sobrang lapot, mahihirapan ng kumilos ang sinumang matatamaan ito. Asintado nito ang kanyang mga biktima, kaya kahit nasa malayo, siguradong sa pool ang insekto. Kapag hindi na makagalaw pa ang insekto, saka ito lalapit upang kainin ang kanyang nahuling biktima. Merong kutsilyo ang loob ng kanilang bunganga na mabisang panghiwa sa balat. Pang-apat sa ating listahan ng mga velvet worm dahil nakakahuli ito ng insekto gamit lang ang malagkit nitong armas. Kung nakukitan ka sa slime ng mga velvet worm, alam mo ba na pwede mo rin paglaruan ang slime? Ito ang laruang slime at unti-unti na itong sumisikat sa mga bata at sa ilan na isip bata. Marami kasing natutuwa sa paglamas at pagpisat ng slime na tsak namang nakaka-relax. Masarap itong pampalipas ng oras lalo na kung nai-stress ka sa iyong buhay.
Pag sinundot-sundot mo ang malambot na slime, maaaliw ka sa tunog nito. Ito ang slime na hinaluan ng pampasaya, hindi gaya ng slime ng mga velvet worm. Gayunpaman, mas astig pa rin ang slime ng mga velvet worm dahil ginagamit nila ito upang makapatay ng biktima. Pero ang susunod nating bida ay may malagkit na laway na ginagamit upang makabuo ng pamilya. Tumungo naman tayo sa naglalakihang mga kuweba upang makilala ang ibon na may malagkit na laway. Ito ang mga swiftlet na palaging abala sa paggawa ng pugad. Pang top 3 ang mga swiftlet sa ating listahan dahil meron itong laway na sa sobrang lapot para itong simento. Gumagamit ito ng napakalagkit na laway upang mabuo ang kanilang pugad. Nagtutulungan ang mag-asawang ibon sa pagdudura ng laway para mabuo ang pugad na paglalagyan ng kanilang itlog. Inaabot ng 3 buwan ang mag-asawang ibon para matapos ang kanilang pugad. Sobrang lagkit ng laway ng mga swiftlet, ngunit alam mo ba na maski ang mga tao ay may likido na pwedeng tumigas gaya ng sa ibon? Alam mo ba kung ano ang tinutukoy ko? Ito yung malagkit na bagay sa iyong ilong na kung hindi mo kukutkutin, tsak na mamumuo sa iyong ilong. Ito ang iyong kulangot. Sa loob ng isang araw, ang ating ilong ay naglalabas ng 1 litro ng malagkit na mucus. Kahit nakakadiri, importante ito sa ating katawan. Trabaho kasi ng mucus ang kolektahin ang lahat ng dumi na pumapasok sa ating ilong. Ilan sa mga pwedeng dumikit sa ating mucus ay alikabok, insekto, at iba pang dumi. Dumidikit ang mga dumi sa ating mucus kaya napipigilan ito ang pagpasok ng masamang bagay sa loob ng ating katawan. Kapag natuyo ang mucus kasama ng dumi, saka lamang ito nagiging kulangot. Kaya naman mahalaga na takpan ang ilong sa tuwing umaatsing dahil sobrang dumi ng ating kulangot. At kung isa ka sa mga tao na kumakain ng kulangot, huwag mo itong gawin dahil sobrang dumi nito. Kahit kadiri ang mucus sa katawan ng hayop, nakakagulat isipin na ang mga pugad ng swiftlet ay madalas na kinukuha ng mga tao upang kainin. Ito ngayon ang pamosong bird nest soup. Kung maraming tao ang nasasarapan sa pugad ng ibon na ito, tsak na mawawalan ka ng gana sa hayop na susunod mong makikita. Para makilala ang susunod nating contender, dapat tayong tumungo sa kailaliman ng dagat. Dito mo makikita ang isda na ubod ng langkit at nahahawig sa higanting uod. Ito ang mga hagfish. Pangalawa sa ating countdown ang mga hagfish dahil ang kanilang balat ay kaya maglabas ng 24 liters ng slime. Yuck! Parang sipon! Kahit nakakadiri ang kanilang superpowers, mabisa itong pantaboy sa mga kalaban. Gaya ng pating na ito na nagtangkang kainin ng hagfish, ngunit bumara naman sa kanyang bibig ang sandamakmak na slime. Dahil sa malagkit na superpowers ng mga hagfish, walang predator ang nagtatagumpay na kumain sa kanila. Akalain mo yun, maski pala ang mga tao ay nakaranas na sa lupit ng kanilang slime. Noong year 2017 sa siyudad ng Oregon, USA, nagkalat sa kalsada ang ubod ng raming slime. Ayon sa mga saksi, tumaubraw ang isang truck na puno ng may lamang 12,000 piraso ng buhay na hagfish. Ang mga isda na ito ay dadalhin sana sa palengke, ngunit hindi na nakaabot dahil natapon ito sa kalsada. Kasama sa kumalat sa kalsada ay ang libo-libong litro ng slime na nagmula sa katawan ng hagfish. Nag-viral pa nga ang picture nito dahil akala ng mga netizens na nalusaw ang kotse. Ang totoo, nabangga ito ng truck at saka natapunan ng slime ng isda. Kung nandiri ka sa kayang gawin ng mga hagfish, siguradong babaliktad ang bituka mo para sa hayop na nakakuha ng top spot sa ating countdown. Ngayong nakilala mo na ang 4 na may pinakamalakit na kapangyarihan, oras na para makilala ang number 1. Kilala mo ba kung anong hayop ito? Ito ang mga ribbon worm. Mukha itong ordinaryong uod, ngunit maya-maya lang,
Mahugulat ka sa biglang lalabas sa bunganga nito. Maliit lang ang kanilang katawan, ngunit napakaraming slime ang kaya nitong ibuga. Ang tawag sa puting slime na ito ay proboscis. Importante sa mga ribbon worm ang proboscis dahil ito ang kanilang gamit upang makahuli ng pagkain gaya ng isda. Sa tuwing sila naman ay nasa panganib, ang proboscis ay mabisang panakot sa sinumang humahawak sa kanila. Napaka-extreme ng mga ribbon worm dahil halos maubos ang laman loob ng kanilang bituka sa tuwing niluluwa nila ito. Kaya naman ang ribbon worm ang numero uno sa ating listahan ng malalagkit at slimy sa animal kingdom. Kung ikaw ang tatanungin, meron pa bang slimy animals ang hindi ko naisama sa ating listahan? I-comment mo niyan nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Abo Ralph Gabriel. Hello rin kay Cyrus Kaiser. Shoutout kay John Homer Martinez. What's up kay Ruel Jr. Emberda, Timoteo Jave Soriano, Santino Bondok, at kay Shakel Nermal. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!